Andito ako sa bansang ang mga naka-Philippine passport na mayroong UAE residence visa, visa on arrival, at libre hanggang 30 days pwedeng magstay dito sa Tashkent, Uzbekistan. Mahal niyo ako kasi may pupuntahan tayo. Nag-impake ako ngayon kasi pupunta ako mamaya ng Uzbekistan, mamaya na yung flight ko. Napaka-importante ng extension kaya magdala rin kayo niya. Tapos syempre mga damit, makomportabling damit, at syempre mga toiletries. Guys, pupunta na ako ng Sharjah Airport via Air Arabia, kaya sa Sharjah. So, hindi mo na makapag-vlog doon dahil alam nyo naman na hindi pwede mag-video doon. Siguro pag ando doon na lang ako sa mismo airplane. Isa nito na ako sa boarding gate. Masyado yata akong maaga. Alas 6 kasi ako umalis. 10:30 yung flight ko, no? Umaga. Excited kasi. From Deira, kanating ako dito sa Sharjah Airport ng around mga 20 to 30 minutes siya. Hindi ko ano, pero parang around 25 minutes, ayan, to be exact. Mas okay yung maaga kang pupunta dito para mapag-check-in. Nagkataon lang din na konti lang yung kasama kong magpa-flight, kaya maaga akong natapos. Sa aeroplano, guys. Out nga po pala sa Air Arabia staff. Lalong-lalo na kay Miss Cecil. Sobrang accommodating niya. Talagang hinanapan pa nga niya ako ng magandang upuan eh. Para dito sa ano ko. Para makapag-vlog doon na maayos dito. Sobrang comfortable dito sa Air Arabia. Ang luwag nung upuan. It's malinis. Shoutout din kay Crisabel kasi napaka-friendly din po niya. Ayan. So, shoutout sa lahat ng mga staff ng Air Arabia. Hello po! Once, naka-landing na kami dito sa Tashkent, Uzbekistan. Saktong-sakto yung oras ng pag-landing namin. Sa oras ko dito is 1:45, pero dito sa Tashkent kasi yung time niya is mas advanced na 1 hour. So 2:45 dito sa Tashkent ngayon. Dito ako sa currency exchange. Ayan. Magpapalit ako ng, yung dollar ko, papapalitan ko ng SAM. Kasi gusto ko maraming, gusto ko rin siyempre makapa at mahawakan yung mismong pera nila. Kasi ang dami kasi nun, yung one, alam niyo yung one dirham, equivalent to 2,885, diba? Sobrang laki. Tapos yung $1, alam niyo kung magkano, 10,600 SAM. Tara, gusto kong madaming hawakang pera eh, kaya papapalitan natin. Sobrang daming napapalit na pera din sa isang papel lang na USD. Ganito nakatumbas nun dito sa Uzbekistan. Yaman ko na, guys. Dito na kami sa labas ng Tashkent Airport. Naka-culture check ako sa mga naririnig ko kasi syempre nasanay na ako sa Arabic yung mga language nila. Pero dito, Uzbek na language, para sa Russian, gano'n. Para sa Turkish, gano'n. I'm welcoming you in Tashkent, in the capital of Uzbekistan. Na kami sa hotel, guys. Nakarating lang. Dito sa reception, yan over namin yung passport namin. Ito yung mga pressure niyan dito, guys. Oh. 25,000. 20,000 yung coffee, 7-Up, ano to, 10,000, yung Red Bull, 40,000, beer, oh, ang galing, alam niyo yun, nasa labas lang, pwede ka nang kumuha ng beer,
Bago ko pa totally makalatan tong kwarto ko, papakita ko sa inyo, guys. Ang ganda! Pasok mo. Sobrang maaliwalas. Ayan. So, TV. Kabinet. Tapos, mainitan ako. May bintana. May side table. Ayan. So, tapos tignan mo yung CR. Ito na CR. Tcharan! Ito na CR. Dabit kay CR, napakalinis niya. Oh, alam kong last vlog ko eh umaga pa. Ngayon gabi na. Tingnan niyo oh. Nakatulog ako, guys. Sayang yung isang araw. Flight ako, wala talaga akong tulog noon kanina. Sobrang excited. So, nakatulog. So, kanina pagdating namin dito sa hotel, yung pinakita ko lang sa inyo yung hotel, yung room ko, borlog agad ako. Dito pala sa Uzbekistan. 8 o'clock, nagsasara na yung mga restaurant. Eh, nagising ako, ano? 8 o'clock. Yung restaurant dun sa itinerary namin, 8:30 nagsasara. So, nandun na yung mga kasama ko mag-tour, kumakain na sila doon. Trinay ko pa din pumunta doon, so nag-taxi ako. Ah, medyo mahirap lang dito. Yung mga tao kasi karamihan ay hindi marunong mag-English. Talagang Uzbek lang saka Russian ang kanilang salita. So, hindi kami nagkakaintindihan ng taxi. Sinabi ko yung lugar, caravan restaurant, pero sa iba ako nadala na caravan. Sabi ko, ibalik mo lang ako sa hotel. Hindi kami nagkaintindihan, pero at least nagkaintindihan kami din. Binalik niya ako dito, tapos yung amount na binayara ko sa taxi ay around 24,000 Uzbekistan som lang. Parang 8 dirhams lang. Pero ngayon, dito na ako sa restaurant ng hotel mismo. Kain ako ng steak. Mura lang siya. Per 100 grams nung steak, 60,000 Uzbekistan som is parang 20 dirhams lang. Yung steak is around 400 grams. Parang 80 dirhams lang siya. Which is hotel na to, di ba? Kapag hotel, mas mahal kaysa compare sa mga restaurant sa labas. So may hummus tayo, 55,000. Radish shrimps, 120,000. Pero kapag ko-convert mo yan sa dirhams, napakamura lang. Complimentary na bread, white cheese ba to? Labanos! Asim! Parang acara yata sa kanila eh. Dumating na yung food ko. Bango! Tingnan nyo. Kain tayo! Ko ay 362,000. Grabe yung bill ko, 362,000. Uzbekistan som. So para siyang ano, 125 dirhams lang naman. Bibilang tayo ng 362,000. 100 300 600. Ako sa yung dami ba ng pera nung babayaran ko, pero kapag ko-convert mo lang naman siya sa dirhams, eh okay lang, okay naman, di ba? 125 dirhams. Nag-try nga pala ako ng local wine nila, hindi ko masyadong nabet. Or siguro, nasanay lang ako sa matamis. Or favorite ko kasi yung matamis na wine, gano'n. Sa hotel namin, yan yung courtyard. Courtyard by Marriott. Konting lakad lang. May mga groceries. So dalawang groceries doon. Meron din dito. Pumili ako ng adapter na ganito. Kasi iba yung saksakan pala dito sa Uzbekistan. May grocery dito. Tingin tayo ng mga bibili. Kita naman yung itsura dito sa ano, kabilang grocery. Bumili ako na tubig, pang pakulo ko ng mga ano. Kasi mahilig ako magtsaa. Say hello to my vlog. Hello! Ito nga po pala yung hotel namin, is Courtyard by Marriott. Malapit lang kasi siya sa airport, kaya yan yung nagustuhan namin. And yung airport, saka yung hotel namin, is nasa city siya mismo. Yun!
Mapag-charge na ako. Guys, pakita ko lang sa inyo yung pera ng Uzbek. Hindi ko alam kung kompleto to, pero ito yung 1,000. Yung iba, ito 5,000. 5,000, sorry. Ayan. Ito 10,000. Tapos ito 50,000. Uzbekistan Respublika si Markazi Bank. Elik Mingsom. Guys, hanggang dyan muna yung day 1 vlog natin. Kasi masyado nang mahaba. Alam ko nabitin kayo. Lalong-lalo na hindi ko napakita yung kagandahan ng Uzbekistan sa labas. Abangan nyo yung day 2!